mga kwento ni Felmo. Magandang araw sa iyo, paring Seth. Uy, magandang araw din, pare. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalan ko na Prado. Nasa mid-30s na po ako. Bali, ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay noong mga panahong ipinagbubuntis ako ni Mama. Pero hindi ganun halos iikot ang karanasan na ito dahil lang sa ipinagbubuntis niya ako. Subali, ganito kasi ang nangyari. Si Papa noon, nasa 20 anyos pa lamang, samantalang si Lolo nasa mid-40s o magsisinkwenta na ata. Hindi ko na din kasi alam yung edad niya kasi hindi ko na maalala kung anong taon siya pinanganak. Noong mga panahon na yon, lantaran ang aswangan sa lugar namin. Ayon kay Mama, para umanong nagkakanda halo-halo na yung mga aswang, mga mangkukulam o kung ano pa nung mga panahon na yon. Kapag nga daw sumasapit ang gabi, sarado na lahat ng pintuan ng kada bahay. At kahit na sino pa ang tatawag mula sa labas, mapatao ka man o ano, asahan mong walang magbubukas ng pinto para sa'yo. Tapos, para nga daw walang umaga o gabi sa lugar na ito. Kasi sisilip ka lang sa labas, may mga matatanaw ka na sa mga paanan ng bundok na parang nagsasaya. May mga nagbabagang mga apoy. May mga nagpipiging o yung mga nagpipiesta. Mga ganon. Wala daw gabi noon o araw basta lumalabas si Mama na hindi nakasuot ng bestida na itim. Tapos gawa na rin ng pag-iingat. Maraming panangga si Lolo noon. Hindi siya antingero o albularyo, pero marami siyang alam na pangontra man lamang para hindi makapasok sa loob ng bahay ang mga ganitong nilalang. Bukod pa kasi sa hangga't hindi mo iniimbitahang pumasok ay hindi makakapasok ang mga iyon. May mga nakasabit pa na krus na gawa sa palaspas na pinabindisyonan ng araw ng pagkabuhay. Bukod pa dito, sa mga kawayan na nakalagay sa pagitan ng bubong at pader, nakapulupot ang mga itim na telang may laman na kung ano-ano. Isama mo pa yung mga langis na nagsisibulaan kapag may mga masasamang nilalang. Meron pang tinatawag na binakuko nun, o yung patalim na gawa sa tanso. Siyempre, hindi mawawala yung mga buntot pagi nun. Basta, andun lahat halos. Hindi din naman nag-iisa si Lolo na may mga pamproteksyon. Pati yung mga katabi naming mga kabahayan, meron din. Subali, ito na. Under si Papa at si Lolo noon ng isang sakahan na pag-aari ng isang kilalang may-ari ng lupa sa lugar. Bukod sa pinagkakatiwalaan eh, sa ulong sa ulo kasi ni Lolo ang bawat sulok ng lupain nito. Sa katunayan, yung kapirasong lupa na kinatitirikan ng bahay nila noon ay pagmamay-ari ng amo niyang ito. Mabait itong amo niya at marami pa silang nagtatrabaho para sa kanya noon. Bukod pa sa mga bahay na ito, may mga silong o mga kubo-kubo din sa ibang parte ng lupain na ito na hindi naman tirahan ng mga tao. Pero yung kumbaga, kung kinakailangan eh, dun tumutuloy. Lalo na't kung minsan, itong amo niya, naghahatak ito ng mga dagdag trabador kapag may mga kailangang tapusing gawain doon. Tandaan niyo itong mga sinabi ko, mga kagiliwa, para tuloy-tuloy yung pagbahagi ng kwento. Isang araw noon, sinabihan itong si Lolo ng amo niya na merong mga paparating na 5 trabador para sa paghawan ng isang parte ng lupa doon. Magpuputol umano ng mga puno ang mga yon. Yun po kasi yung term ng hawan sa amin. Ang sabi lamang ng amo, walang kasiguraduhan kung anong oras o anong araw silang dadating. Basta asahan niya umano na siya ang hahanapin. Dahil ang bahay nila ay siyang bungad din ng lupain na yon. 2 araw matapos nun, Sir Seth, hapon, dumating sila. Ang plano ni Lolo nun, doon muna sila patuloyin sa malaking kamalig sa likod ng bahay. Nga pala, sir, si Papa, Mama, Lolo at Lola ay sa iisang bubong lamang nakatira noon. Yun nga. Ang plano, doon dapat sila patuloyin sa likod na kamalig para baga magpapalipas lamang ng gabi. Pero sa simula pa lang, meron na agad mga sinyalis na kapansin-pansin sa mga ito.
na masasabi nilang kahina-hinala at hindi ordinaryo ang mga bagong trabahador. Unang-una, gaya ng sabi ng amo niya, dapat 5 lang sila. Pero nung dumating ang mga ito, 6. Pangalawa, kapag nangongontrata ng pakyawan na mga trabador itong amo niya, minsan may mga suki na itong mga tinatawag. O kung bago man, gustong-gusto ng amo nito yung batak na batak yung katawan. Yung tipong pangmalakasan talaga kumayo dahil kapag sinabi kasing pakyawan, yung isang bagsakan na bayad lang at madali ang trabaho. Kaya namang takong-taka si Lolo nun kung bakit payat na payat ang mga yon. Tapos kung titingnan mo, parang mas matanda pang tingnan sa kanya. Mapuputla ang mga mukha, hindi makatitig ng diretsahan. Tapos, kahit payat yung mga ito, napakalaki ng mga tiyan at bagsak na bagsak umano ang talukap ng mga mata. Nagpakilala ang mga ito pero hindi ko naiisa-isa yung bigyan ng palayaw. Doon na lamang tayo sa parang leader o tagapagsalita nila na ang pangalan ay Rene. Kung magsalita itong si Rene Sirset, malakas umano mang umbinsi. Kumaga na isang tabi ni Lolo yung mga katanungan niya dahil doon. Unang-una, pagkapasok na pagkapasok pa lamang sa may tarangkahan ng bahay, nakita ni Lolo na yung iba sa kanila. Umatras na kaagad palabas. Sabi nila baka daw magsiksikan sila dun sa tapat ng bahay. Yung ibang nasa loob, bahin ng bahin. Iritang-irita na kung titingnan mo, parang hindi mapakali tapos pataas pa yung pagsilip. Tapos itong isa nilang kasama, ang tanong ba naman kay Lolo, anong ulam nyo? Ang bango naman ng niluluto sa kusina nyo. Sabay silip sa kanang bahagi ng bahay. Siyempre Sir Seth, magtataka na talaga si Lolo noon. Unang-una, sa kaliwang bahagi ng likuran ng bahay ang kusina. At ang kanang bahagi ay kwarto nila Mama at Papa. Eh di ba si Mama buntis noon? Malinaw ko lamang din na ang pagsusuot ni Mama ng damit na itim ay pangbulag lamang sa mga nilalang na ito. Kumbaga, hindi siya makikitang buntis. Pero, maaamoy at maaamoy pa rin nila yon. Nang ibig sabihin lamang nun, si Mama ang naaamoy nung lalaking ito. Noong mga sandali pala na yun, sir, lingid sa kaalaman nila Lolo, nag-aalburuto na rin pala ako sa matres ni Mama. Kumbaga noong mga panahon din na yun na pumunta ang mga taong to, para daw nagkaroon ng buwan ng dalaw si Mama sa sakit ng puso niya. Nakailang beses nga daw siyang napaihi noon. Hindi rin kasi pala imig si Mama noon at hindi naman nagdudugo kaya inakala niyang magalaw lang talaga ako. Tapos ito pa, nakita din ni Mama noon na yung bote ng lapad na merong langis, tumatagas na at bumubula. Nung yayain na ni Lolo ang mga kalalakihan na ito, dun sa kamalig para mailagay na yung mga gamit nila at para makitulog na rin. Hindi naman sila nagdalawang isip na sumunod kay Lolo. Pero yun lang, pagkaupo na pagkaupo nila dun sa sahig na gawa sa kawayan ng kamalig, sabay-sabay umano silang napatayo at humawak sa mga puwetan nila. Ayon kay Papa, akala mo tinusok umano ang mga ito ng kung anong surot. Maski kasi yung kamalig na yon sa bismong baba ng sahig, may mga nakabaon na botelya doon pangontra sa kanila para maiwasan yung mga tanim-tanim na mga lamat na yan. Ganun ka-overprotective si Lolo sa bahay nila, lalo na at buntis si Mama noon. Itong si Rene, nagyaya na lamang umano na pumunta doon sa may lupa kung saan sila magpuputol o maghahawan. Nang malapit-lapit na sila doon, nadaanan nila yung dalawang kubo na silungan. Gaya nung sinabi ko kanina sa inyo, yung mga ganitong kubo na hindi naman tinitira ng mga tao. Kumbaga, kung kailangan lamang tulugan, yun, saka sila pumapasok doon. Tapos ayun Sir Seth, kinumbinsi nito si Lolo na kung maaari ay doon na lang din sila tumuloy gawa ng mas malapit kuno yun sa paghahawanan nila. Dahil sa ito ang kauna-unahang beses na magpapatulog sila ng pakyawan na trabador,
tapos hindi pa nila kakilala. Pero meron namang pahintulot ng amo niya. Pumayag naman itong si Lolo pero dahil sa iniingatan niya rin yung mga pananim, yung mga alagang hayop dun sa lupa na hindi manakaw umawala dahil sa mahirap na rin magtiwala. Nagdesisyon siya na kasama si Papa at ang dalawa pang kakilala nilang nakatira din dun sa lupain na yon. Nasamahan ang mga ito. Sila Lolo sa isang pasilungan at sa isang silong ay itong mga trabador. Matapos maikot yung hahawanin na parte, umuwi saglit sila Lolo at Papa para madaanan ng mga kakasamahin nila doon sa silong at para makapagpaalam na rin kay Lola. Pagka-uwi, agad na sinalubong ni Lola si Lolo. Dahil pala itong mismong si Lola eh, napapansing kakaiba na din talaga ang mga kinikilos ng mga lalaki niyon. Gaya ng sabi ko, hindi naniniwala si Lola na ganun ang mga kukunin ng amo niya. Yung mga parang hindi kayang magbuhat at magputol ng puno. Nakita din ni Lola kung paano mairita ang mga tao ito sa paligid nila. At ang langis sa bote ng lapad ay halos maubos na sa pagbula at tumigil na lamang umano nang umalis na ang mga ito. Kaso yun nga Sir Seth, andun na yun eh. Kung papaalisin niya naman baka pagalitan siya ng amo niya. Maingat na nag-isip si Lolo noon. Gusto niyang ayaw maniwala pero marami talagang sinyales. Dito na ipinagsabuti ni Lolong maiwan si Papa sa bahay nila para na rin kay Mama. Kampante naman si Lolo noon na iwan nila kasi si Lola, maton yun. Mas marami pa yung alam kaysa kay Lolo patungkol sa mga aswang na yan. Naabutan ko pa nga yung sa edad na 70 anyos, umaakyat pa ng bubungan yan Sir Seth, parang aswang din. Subali ang ginawa nila, bukod sa mga nandun na protection na, nanguha sila ng sanga ng kamunsel o damortes o kamantiris, kung ano man ang tawag sa lugar nyo. Basta maraming tinik yung sanga nun, tapos sanga din ang suha. Binalatan nila yung sanga na yon maliban na lang sa mga tinik-tinik na parte. Isiniksik ito sa mga pwedeng mapasukan. Sa parte naman ni Lolo bago ito umalis, ipinaiwan niya kay Papa ang binakuko o yung tansong kutsilyo. Baka sakaling magamit niya ito. Tsaka buntot pagi, iniwan niya rin yon. Pero sukbit-sukbit niya Sir Seth yung binsol ng pagi. Sa mga hindi nakakaalam kung ano ang binsol ng pagi, kung merong tinatawag na buntot, eto naman yung parte ng gulugod o spine kumbaga. Alinman sa dalawang yon, buntot o binsol. Kapag tumama ito sa sugat at may naiwan sa laman mo na parte ng mga yon, mapatao ka man o aswang. Mabubulok talaga ang sugat na yun kapag hindi naagapan. So ayun na nga. Kumuha din si Lolo ng isa pang bote ng langis. Hindi ko alam kung anong tawag dun pero hindi yon ganun kakumukulo kapag may aswang o mangkukulam sa paligid. Kumbaga hindi siya nauubos. Yun nga lang, kapag tinabihan ka ng mga aswang kapag dala mo yon, para umano silang lalagnatin o sisinatin. Tapos ayun, umalis na si Lolo. Tsaka diba Sir Seth, dalawa lang din dapat ang idadagdag niya na sasama doon. Pero dahil sa hindi kasama si Papa, itong isang kalapit bahay niya na kaidaran niya lang din na siyang isa sa mga kasama ni Lolo kapag nagpupunta sila sa albularyo para sa mga proteksyon. Tawagin na lang natin siyang Estong. Sinabihan din ni Lolo sa sitwasyon na yon. Hindi naman nagdalawang isip si Estong na sumama. Nagbitbit ito ng sariling panlaban niya sa mga aswang. Tapos eh, isang maliit na sako na may lamang kamangyan. Saka sila nagpatuloy para daanan pa ang dalawang kasamahan na walang kamalay-malay sa mga pinagdadala nila Lolo dun sa tutuluyan. Meron din silang bitbit na dalawang kakatayang manok para sa gabing yon. Pasado alas 5 ng hapon nang makabalik sila sa may silungan kung saan nila iniwan ang anim na trabador. Dito, nagtaka ulit si Lolo. Ang unang bulong sa kanya ni Estong. O pare, akala ko ba uugud-ugud na at parang lampating na ng mga yan? Paano ba namang hindi tatanungin ni Estong yon? Gawa nang yung anim na lalaki. Parang biglang sumiksik umano yung mga laman ng katawan. Silang sila pa rin. Itsura, mukha.
makikita mo pa rin ang katandaan nila. Panlalalim ng paikot ng mga mata at paglabas ng mga buto-buto. Pero mahahalata mo rin na tuwid tumayo ang mga ito. May mga laman na nga ang mga payat na braso nila. Tapos hindi na kukuba-kuba. Ultimong yung mga naglalaki ang tiyan nila na kala mo merong bulate. Lumiit. Binulungan naman pabalik ni Lolo si Istong na palubog na ang araw, Istong. Alam mo naman ang mga yan, di ba? Kanila ang gabi. Nagsimula na sila magsiga para maliwanag ang paligid noon. Bukod sa ilawan na digaas, magkakahilera yung apoy nila para meron silang lutuan. Ginilitan nila Lolo ang manok at pinatulo ang dugo nun sa may mangkok. Habang nagkakatay si Lolo, laking gulat naman nila nang may inilabas si Rene doon sa daladala nilang bag na kung titingnan ay karne ng baboy. Yung parte na kasim o balikat. Biniro pa nga ni Lolo na buti hindi nasira yung karne na yon. Kasi sariwang sariwa pa umano kung tingnan. At base sa kulay ay parang mainit-init pa yon. Nangiti na lamang ang mga trabahador at ang sagot ni Rene, pangkonsumo umano. Tapos ito, hindi ko pa naririnig ito na ginagawa ng mga ganitong nilalang sa ibang mga kwento mo. Pero ang ginawa nila, tinusok lamang umano ito sa dalawang tusukan na kawayan. Tapos, humingi ito ng dugo ng manok. Konti lang daw. E ang plano nila Lolo noon ay aadubuhin pati dugo at yung itlog na nasa loob pa ng tiyan ng kinatay. Tapos ang siste pa, sir, katabi na ni Lolo at ni Istong itong mangkok ng dugo. Yung isa pa sa dalawang kasamahan nila Lolo ang pinakiusapan nilang kunin yung dugong yon. Ni hindi umano sila makalapit kina Lolo para man lang humingi nun. Siyempre alam nyo na, di ba? May mga dalang panangga ang dalawa. Tinitigan nila Lolo ang ginawa ng mga ito. Hawak-hawak ng kasamahan nila Lolo ang mangkok nun. Pinabuhos niya ito sa karni na yon at hinimas-imas. Pinaliguan umano na para bang minamarinate sa dugo ang karni. Ayon pa dito sa kasamahan ni Lolo na nagpatulo ng dugo, habang kaharap niya umano si Rene, kitang-kita niya sa liwanag ng kaharap nilang apoy na parang may kakaiba sa ipin ito. Hindi gaya nung maagang maaga pa, para umano itong lumaki na maihahambing mo sa ipin ng kalabaw. Dahil sa ultimong yung uso nito ay umabante ng konti parap. Meron nga daw umanong manakanak ang pagtulo din ng laway ito habang lumalalim ang paghinga na pinupunasan ng dugo yung karne nilang yon. Dagdag mo pa na medyo may pagkamatapang ang amoy ng karne na yon na hindi niya mapaliwanag. Maasim-asim na akala mo pinaliguan o di kaya ay binabad sa may suka. Naluto ng maayos ang adobo, pati na rin ang sinugba o inihaw na niluto ni Rene. Paikot silang kumain. Ni hindi umano ginalaw ng mga trabador ang adobong manok na yon. Malamang, di ba? Yung Ricardo's pa lamang noon, bawang, sili, asin. Siyempre hindi pa uso yung patis noon, o di kaya toyo. Talagang iiwasan ng nilalang na ito. Sina Lolo, hindi din umano kumain ng karning niluto nila. Kasi parang nakakasuka tingnan. Alam mo yung alanganing hilaw, alanganing luto. At sa bawat paghiwa nila doon sa karne na yon, parang wala lang sa kanila yung init ng apoy. Tapos kapag hinahatak na nila yung hiwa na yon, nanlilimahid pa. Yung naiiwan yung mga lagkit-lagkit ng karne. Sa mga kumakain dyan ng pizza na may mga cheese o keso, yung may kumakapit na malapot sa hinatak na karne. Ganun na ganun. Hindi din nag-alok ang mga trabahador na ito. Kumbaga, kanya-kanya na. Pagkatapos kumain, tahimik umano ang anim. Nagkanya-kanya silang lumayo, nakatayo lamang at nakatalikod, para bang nakatingin sa malayo. Sina Lolo, pumasok na sa silong na tutuluyan nila. Ang sarado pa ng silong na ito ay sliding door na gawa sa rattan.
na kasinghaba ng kalahati ng pader. Lahat po pala ng pader, Sir Seth, gawa sa ratan sa mga silo. Sabi nila Lolo kila Rene, mauna na kaming matulog at maag-aga pa tayo bukas. Tumangu lamang umano ito, ni hindi lumingon. At nang sabihin nito na sige, napakalalim umano ng boses ang narinig nila Lolo noon. Iniwan nilang nag-aapoy pa rin ng siga sa labas pero kumuha sila Lolo ng apoy para sa ilawan nila sa may loob. Meron din silang dalang dalawang baon ng niyog para sa kamangyan kung kakailanganin. Pagkasara na pagkasara ng silo, ang unang ginawa ni Lolo ay kinausap ang dalawang kasama na matulog na at kung ano man ang marinig sa kabuuan ng gabi ay wag na wag magbubukas ng pinto. Sa may hawakan ng sliding na pinto, pinulupot ni Estong doon yung isang medalyon na sa pagkakaalala ko, San Benito Pamproteksyon. Ginawa po talaga yun, Sir Sat, para sa mga pintuan o sa mga bintana, basta mayroong bukasan. Mga ilang segundo pa, isang malakas na paghampas yung narinig nila galing sa may labas. Parang mahambing mo sa malaking pamaypay na bigla na lamang humampas sa may lupa. Ramdam nila yun kasi yung hangin ng hampas gumagapang pa sa silong. At pagkatapos ng hampas na yon, ay siya namang biglang pagdilim ng paligid sa may labas na indikasyong namatay yung siga sa labas. Konting kaluskusan ng mga yabag lamang umano ang narinig nila noon bago tuluyang nawala ang ingay. Nakahiga sila pero dilat na dilat umano ang mga mata nila noon sa pagbabantay ng bawat sulok ng pasilungan. Kalahating oras, isang oras, dalawang oras, hanggang sa palalim ng palalim na yung gabi. Dinadalaw man ang antok si Lolo noon, ni hindi nila pinatay ang ilawan. Hanggang sa hindi na malaya ni Lolo na nakapikit na pala siya noon. Tapos, nagising na lamang siya sa kalabit ni Estong. Pagkadilat niya, nangangamoy kamangyan na noon. Nilingon niya si Estong at hawak-hawak nito yung baon na noong panahon na yon. Pinapabaga niya gamit ang tabako. Ang dalawang kasama nila nagsisiksikan sa gitna ng silungan kung saan pa ang isang baon ng kamangyan naman na umuusok din. Sa ilang taon na pagtira ni Lolo noon, itong gabi lamang siya nakakarinig ng mga kakaibang huni sa may labas. Bukod sa manakanak ang kaluskos na umiikot sa may pader, ay may mga paikot-ikot na paghinga din ang naririnig niya na para bang may sumisinga sa may labas. Sinasabayan pa ito ng mga tunog ng kung anong hayop na sa pagkakapaliwanag ni Lolo ay parang mga mababangis o mga nag-aangil talaga. Walang ano-ano, yung pader sa may bandang likuran ng silungan, biglang lumagapak na ani mo ay hinampas. Eh alam niyo naman kung gaano kanipis yung ratan na pader, diba? Sinabihan ni Estong ang dalawang kasama na huwag aalis sa gitna at huwag ilalayo ang kamangyan sa tabi. Nilabas nila Lolo ang kanika nilang patalim, yung karit, pati ang binsol ng pagi eh sinukbit na ninoon. Hinawakan niya sa isang kamay yung lana na sinabi ko kanina at itinuturo-turo doon sa may pader kung saan may paghampas. Paikot-ikot ang paglundo ng pader noon na sa tingin ni Lolo ay mga kamay na tinutulak ang ratan na pader na yon. At sa bawat paglundo ay itinututok ni Lolo doon yung lana sa bote pati na yung karit niya. Si Estong, sinabihan ang dalawang takot na kasama na ilabas ang kanika nilang itak at pagkuskusin. Ginawa naman yun ng dalawa. Nandun pa rin umano ang angil na animo ay naghihimutok ang mga nasa labas. Maraming yabag, maraming kaluskusan. Hanggang sa nagsalita na itong si Estong, "Kala nyo di namin alam. Pinaghandaan namin kayo. Oras na makapasok kayo dito sa loob. May kalalagyan kayo. Ramdam at amoy nyo naman ang lana at kamangyan, di ba? Kaya nga nagdadalawang isip kayong pumasok.
Wala namang lock ang pintuan na, pero bakit hindi niyo mabuksan? Kasi takot kayo. Alam niyong may kalalagyan kayo. Dinugtungan pa ito ni Lolo ng, hindi ko alam kung anong pakay niyo. Pero maayos naman kayong tinanggap dito, di ba? Trabaho lang. Pero kung kaya niyo talaga, halikay dito. Matalim-talim pa yung ipin ng binsul ko. Kayang-kaya pa nitong magpabulok ng laman ng anim na tulad niyo. Hindi kami katulad ng mga unang mga binibiktima niyo. Isa hanggang dalawang oras ding nagmatsyagan sina Lolo at ang mga kung sino ang nasa labas. Pero matapos sabihin nila Lolo yon, niwala na silang naramdamang pagpukpok o paghampas sa pader. Mga yabag na lang, angil tapos bulungan. Hanggang sa walang ano-ano, nakarinig na lamang sila ng mga kalabugan sa kabilang silong. Doon na medyo komportable ang hangin. Ang nangyari pala bago magising si Lolo sa kalabit ni Estong, etong isa sa dalawang kasama nila, dilat na dilat at iniikot ang paningin sa paligid. Pagkatingin niya umano sa bandang taas na espasyo ng silong, meron siyang nakitang isang mabalahibong kamay na para bang pilit isinusuksok doon sa parte na yon. Nangangapa kumbaga, kaya kinalabit nito si Estong at siya namang dali-daling pagpapabaga ni Estong ng kamangyan. Sa tansya ni Lolo bandang alas 4, napansin nila na may mga tunog na ng mga makina at mga magsasakang naglalakad. Binuksan na nila yung silungan. Ayon, gulat na gulat sina Lolo sa nakita nila noon. Yung pinto, yung buong dingding sa tapat kung nasaan din ang pintuan. Naggalat ang mga dugo at mga laman-laman, Sir Seth. At sa harap mismo nila, sa upuang bato na katabi lamang ng pinagsigaan nila ng apoy, ay isang putol na ulo ng kambing. Isa ito sa mga alagang kambing doon sa lupang yon. Wala nang laman ang kabilang silong. Walang tao pero maski doon, may mga bahid ng dugo ng kawawang hayop na ito. Maraming nakiusyosong dumaan, pero hindi kaagad nilinis nila Lolo ang kalat. Ipinagbigay alam nila ito sa amo nila at nang makita ng amo ay agad na inireport ito sa kinauukulan. Dito na pag-alaman na ang mga nakasalamuha nila Lolo ay hindi ang mga trabahador na pinagkatiwala sa kanila ng amo niya. Dahil ultimong militar noon, Sir Seth, nung malaman ang ganitong pangyayari ay bumisita sa mismong lugar. At base sa mukha ng mga nakasalamuha nila Lolo na trabahador kuno, ganun na ganun din ang description ng mga taong pinaghahanap ng batas. Sala rin umano ang mga ito sa mga nawawalang tao sa karating bayan. Napakaraming binibiktima ang mga to, pero ayon sa mga saksi o nakakakita sa kanila, wala silang mga dalang baril, patalim o kung ano paman. Sa gabi din sila umaatake. Nung una ay naisip nilang mga mababangis lang na kung anong klase ng hayop ang mga daladala o pinapakawalan ng mga ito. Pero sabi nga ng iba, sila mismo ang mga mababangis na hayop na yon. Dalawang araw matapos nun, saka namang pagdating ng mga totoong trabahador na kinuha ng amo niya. Dalawa pa sa lima na ito ay suki na kapag kinokontrata. Ibig sabihin, yung mga nauna, kumpirmadong hindi talaga sila ang kinontrata. Sinadya ang pagpatay sa kambing na yon. Dahil siguro, hindi magawa ng mga yun na pasukin sila Lolo sa may silungan. Malaking pasalamat na lamang din nila. At kahit papano ay hindi sila naging pabaya. Dahil kung nagkataon, baka sila naman ang sumunod na pumila sa mga taong pinaghihinalaang nawawala. Dahil sa mga yon. Maraming salamat mga kagiliw sa pakikinig. Matako naman tayo sa shoutout request. So mga gusto magpa-shoutout, alam niyo na yan, i-message niyo ako sa Facebook, Facebook page, Instagram at email na nakalagay sa description ng bawat story natin. So ito na,
Unahin natin yung mga member natin sa Centennial na nag-celebrate ng anam nila, ng monthsary nila. Happy 2 months, Laina Santome. Happy 13th month, Miss M. At happy 14th month, Ma'am Pam Talye. Salamat sa inyo. Shoutout din sa mga nag-shoutout request by a message. Maria Pascual, hello sa'yo. Kay Rolando Mugat Jr. Sir Seth, pa-shoutout lang po kami ng asawa ko na si Jane Mugat. 39th birthday ko ngayon at 11 year anniversary namin ngayong August 20. Belated po. Salamat. Salamat po. Carl Maranan. Good evening, Sir Seth. Magpapa-shoutout po sana kami ng girlfriend ko sa YouTube videos, no? Listener niyo po kami. Thank you sa inyo. Kay John Ray Ogorida. Sir, pa-shoutout, Sir Boss Chief Kapitan. Silent listener niyo po ako. Pa-shoutout din po Ogorida family dito sa Marikina. More powers. John Ray Ogorida. Salamat. Kay Evelyn Padilla na pinapa-shoutout si Milo. Si Miludi. Miludi kasi, hindi ko sure tama ba yung spelling. M-E-L-U-D. Miludi. Hello sa inyo. Sir Seth, pa-shoutout po kay Mama Jocelyn Fajardo Catarman. Gabi-gabi po kami naikinig sa kwento mo bago matulog. Minsan, hindi na namin pinapatay yung ilaw kasi natatakot. Salamat, salamat din po. Next is kay Tawi Turns Rofanan. Sir, I hope all is well with you. Pa-shoutout po ako sa maganda kong partner na si Marjorie Obras ng happy 3 years. Lagi po kaming sabay na nakikinig sa mga kwento mo while working from home. Live long and prosper. Thank you po sa inyo. Last but not the least from Charles Chris. Good morning, Sir Seth. Kamusta po kayo? Pa-shoutout po. Been an avid silent listener niyo po for quite some time now. Listening to your stories completes my day. Pahay na lang po sa husband ko. Louie Pagaran. Happy 6th wedding anniversary to my sibling Christine, Jayan, Agnes, and to my dearest son, Creeferson and Crayson. Ganda. Thank you po and God bless. More horror stories to come. Thank you. Ayun na mga kagiliw, maraming salamat. Bukas ulit.